Noong 2015, umuwi kami ng Bicol kasama yung ate ko na 5 buwan ng buntis. Kasama namin noon yung boyfriend ko at saka yung mama ko. Ang kwento ng boyfriend ko, nung nandun daw kami sa Bicol, mga alauna ng madaling araw, natutulog kaming lahat noon sa salas. Yung boyfriend ko, nakahiga sa sofa katabi ng bintana. Then kami ng ate ko, yung mama ko at mga pinsan kong bata, nakahiga kami lahat sa kutsyon sa lapag. Nagising yung boyfriend ko para mag-CR. Nung pabalik na siya sa sofa, may nakita daw siyang parang matandang babae na nakasilip sa bintana namin. Yung parang may hinahanap siya. Natakot daw si boyfriend para sa ate ko, kaya dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sinara yung awang ng kortina. Kinaumagahan, kwento sa akin ni boyfriend yung nangyari at ang sabi niya, huwag ko daw sasabihin sa mama ko kasi natatakot siya. Pero matigas yung ulo ko kaya sinabi ko sa mama ko. Yung mama ko naman, sinabi niya sa mga kamag-anak ko kaya inutusan nila si yung boyfriend ko na tumambay sa labas para tingnan yung mga dumadaan kung isa dun yung nakita niya kagabi. Kaso wala daw eh. Pagkatapos ng 3 araw, pumunta kami sa bahay ng tita ko sa kabilang barangay. Nakasakay kami nun sa truck. Yung daanan ay two-way naman. Tapos bukid sa magkabilang side. Bigla akong hinila ng boyfriend ko. Nakita na daw kasi na yung matandang babae kagabi, nandun daw sa gilid ng kalsada, nagwawalis katabi ng isang maliit na kubo. Sigurado raw siya na yun. Pagdating namin sa bahay ng tita ko, kwento namin yung nangyari at nagulat sila. Nagsasabi daw ng totoo yung boyfriend ko at ayon sa kanila, yung matanda daw na yun, kilala sa buong barangay na aswang daw. Pati din yung kapatid niya. Siguro daw naaamoy nila na may buntis kaya nakasilip siya sa bintana at tinitingnan kung sino yun. Doon muna kami tumira sa bahay ng tita ko kasi mas maraming tao doon kaysa sa bahay ng lolo ko. Mga alas 11 na ng gabi noon, kakatapos lang namin manood ng movie ng boyfriend ko kaya nag-decide kami na matulog na. May 2 kama sa kwartong yun. Sa unang kama, nakahiga yung mama ko, yung ate ko, tapos ako. Sa 2 kama naman, yung boyfriend ko at yung lolo ko. Tapos sa ilalim ng kama namin, may 3 tuta. Nanganak kasi yung aso namin at doon na rin namin dinala. Hating gabi na noon, nagising yung ate ko. Sabi niya sa akin, ang init daw saka parang ambaho. Actually, naamoy ko din yun pero ang sabi ko, wala yun, umutot lang si mama. Tumawa lang yung ate ko. Pero pagkatapos ng 10 minuto, ginising ulit ako ng ate. Ang sabi niya, mainit talaga at saka ang baho talaga. Ang lansa ng amoy parang dugo. Eh sobrang antok na ako nun kaya sabi ko ulit, baka dinatnan lang si mama, baka tinagusan lang. Bumangon ako para tingnan si mama at dun ko naamoy yung mabahong amoy talaga. Ang lansa ng amoy at sobrang init din nung mga panahon yun. Kahit bukas yung ceiling fan at yung electric fan, nakatapat pa nga sa amin eh.
Tapos, ang ingay din ng tatlong tuta. Iyak sila ng iyak. Kaya ginising ko si mama at yung lolo ko. Pati na rin yung boyfriend ko. Pagkagising nila, napansin din nila yung amoy. Pumunta ako sa kabilang kwarto ng mga pinsan kong lalaki. Dun sa kwarto nila, mapresko naman. Kahit nga walang electric fan at hindi rin mabaho. Ginising ko sila at pinapunta sa kwarto namin. Pagpasok pa lang nila, napasigaw sila ng, "Ang baho ate, dun kayo sa salas, may aswang dito." Natakot si mama nun kaya yakap-yakap ni mama at ni tita si ate papunta sa salas. Kami ng mga pinsan ko, lumabas. May dala kaming itak at asin. Yung isa kong pinsan, inikot niya yung buong bahay habang nagtatapon ng asin at pinapaalis yung aswang. Minumura niya din ang minumura. Yung lolo ko naman, naiwan sa kwarto para i-check yung mga tuta na iyak ng iyak. Doon napansin niya na may isang aso na hindi naman sa amin. Dapat yung nanay at yung tatlong tuta lang yung nandun, pero may isa pa. Tinataboy niya yung aso pero tinitigan lang niya yung lolo ko kaya kumuha na yung lolo ko ng pamalo. Tapos biglang tumakbo na lang palabas yung aso at dun pa dumaan sa salas sa tapat ng ate ko. Nung nakapasok na kami sa bahay, sumilip ako at sa bintana at nakita ko na yung ilang aso ng kapitbahay. Sunod-sunod tumakbo sa kalsada habang kumakahol na parang may hinahabol. Pagkatapos ng gulong yun, nawala na yung amoy at naging normal na ulit yung kwarto namin. Presko na at hindi na umiiyak din yung mga tuta. Kinaumagahan, napagkwentuhan naming magpipinsan yun. Kasama namin yung isa kong kaibigan. Nagulat siya kasi nung gabi pala, habang naguhugas siya ng plato, nakarinig siya ng parang mga maliliit na yabag sa bubong nila, parang pusa, na habang tumatagal, parang bumibigat daw. Kaya kumuha siya ng pamalo at tinusok niya yung bubong nila. Pawid lang kasi yun eh. May sakit pa pa niya nung time na yun. Kaya daw naisip niya na baka daw lumipat sa amin yung aswang kasi may naamoy siyang buntis sa amin. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Para maging updated sa mga bagong contents, hit niyo lang ang subscribe button sa screen niyo. Pwede rin kayong mag-visit sa Facebook page at sa website. Yung mga links nasa description box. Salamat sa pakikinig.